Hello mga Nightcrows fans! In today's video, going to share paano ako nag-farm ng aking diamonds bilang isang hampas lupa. Eto na, okay, meron na akong 2,200 diamonds. Despite wala akong mga high value talaga na napupulot, okay, puro tingi-tingi lang. Pero, di ba, yung tingi-tingi na yan, pag naipon ang naipon, di ba, lalaki din yan tulad nito. And magagawa mo lang to, kaka-AFK ng AFK sa larong to. Okay? So, hindi totoo yung sinasabi na ano. AFK, hindi naman rewarding eh. Hindi naman rewarding. Iyak agad eh. Hindi nag-i-explore yung bugok eh. Okay? But first, don't forget my support code, di ba? Sa larong to, hindi talaga maganda magiging F2P dito eh, di ba? Kung kaya mong mag-top up, kung kaya mong umutang sa nanay mo, talagang nagta-top up ka dapat dito. And don't forget my support code, BUGUK number 3879. And bigyan mo ko ng seed. Ayan, okay? Di ba? Yung iba kasing mga pay to win. Top up na nga, tapos magsusupport doon pa sa ano? Kapwa nila na nagta-top up. Kung di ka ba naman bugok, edi mas lalong lalakas siya kaysa sa'yo. Di ba? Kasi siya, nakakatanggap ko siya ng seed. Di ba? Ikaw, wala kang natatanggap. Dapat ang binibigyan mo yung mga kagaya ko eh. Yung kagaya ng karakter ko. Parang tawag doon, charity works. Di ba? Kapag yung mga hampas lupa yung binibigyan mo ng support, charity works ang tawag doon. And dahil gumagawa ka ng charity works sa Nightcrows, eh baka swertahin ka, di ba, dito. Dapat yun yung tamang mindset eh. Anyways, dito tayo guys. Paano ba ako nag-farm ng 2,200 diamonds and still growing, di ba, day by day. Pampa-power up ko yan later on. But before that, okay, let's say nakakuha ka na ng diamonds mo bilang isang hampas lupa. Ano ba yung magandang ano gawin sa diamond sa larong to? Number one is pwede kang bumili ng mga low value, di ba, ng mga equipments, things like that. Kung wala kang makitang low value dyan, forget about it. Kasi yung mga ganito, eventually magiging mura yung mayan eh, di ba? Kunyari yung mga ano ba yung gusto kong bilhin dito, yung shield, ayan o, mga bugok na to. Ayaw pa ilagay sa ano eh. Ayaw pa isagad sa below 500. Walang bibili yan. Ilan nga lang gawing shield type. Ang gugulit nyo eh. Kasi ang mga player ngayon, eh, palakas na sila ng palakas. Eh, dahil palas ng palas yung mga player, eventually, dadami yung mapatay nila dito na boss. Dadami yung papyrus na makukuha nila. Tuloy-tuloy din yung grind. So, eventually, yung iba dyan, makachama ng mga kulay blue dito. Diba? So, eventually, dadami yung supply yan. 100% guaranteed. Kaya yung mga blue na yan, magmumura lahat ng mga yan later on. And because of that, pwede mong ipunin yung diamonds mo para i-boost mo siya later on. Siguro mga below 1,000 na mga blue equipments. Saka pwede mo na yung patulan. Okay? Pwede mong baratin mga below 800, below 500. Bukod dyan is magagamit mo din siya dito. Diba? Pang-abang ng mga pass na to. Na nakuha ko yung bibili ng pass, dapat ito. Pero, abangan nyo yung madaming ano, times 11. Kasi ito, dinowngrade nila to eh. Hanggang konti na lang yung times 11. Wala yan, di ba? So, bakit maganda yung pass dito? Kasi kapag nakabunot ka kaagad ng kulay purple, or better yet, kulay orange na no, mount or weapon, talagang tatalon yung combat power mo nun. Kapag tumalon yung combat power mo, ang nangyayari noon, mas magiging high level yung mga main quest na matatapos mo. Yung mga monster na pwede kang mag-grind, mas high level, di ba? So yes, merong element of gambling, pero I think worth it siya gawa ng sobrang laki kasi ng binibigay na ano, combat power ng mga kulay purple tsaka kulay orange na mga mount tsaka weapon eh, di ba? So, eto, sa ngayon, hindi siya worth it unless meron ka ng kulay, ano, violet or orange na mount. Kasi mataas din yung combat power na idadagdag nito kapag na-over-ups mo, di ba, yung mga talisman mo.
feather brooch, let's say plus 5 and above, plus 6, plus 7, malaki din yung power boost na ibibigay nun sa'yo. Etong gold pass, wag na to. Okay, naka-farm lang to everyday. Kapag farm na nga ako ng 9 million eh, nabili ko na yung isa kong skill. Diba? Yung burst. So, farm ulit ako ng another 9 million, bibilin ko yung ano, isa pa, yung aking active skill. So, hindi siya worth it etong gold pass na to. Unless siguro, bibigyan ko yan ng siguradong ano, mga 20 million. Diba? Pwede siguro yun. Bilhin mo na lahat ng skill mo. Diba? Eto, pwede na rin. Bibigyan ka niya ng Papyrus and some more yun. Pero sabi ng iba, ito daw yung pinaka-worth it. Ako, I don't think so. Hindi ko makikitang worth it to. Lalo na yung Papyrus na to eh. Nakukuha na lang to sa ano. Actually, free nga yung iba dito eh. So, technique lang, makuha mo lang na ano dito or ang babayaran mo lang is 1, 2, 3. Diba? 4, 4 lang yung babayaran mo na Papyrus dyan. Eh, sa larong to, yung dali na ng Papyrus dahil sa, ano eh, guild dungeon eh. Especially kung active yung guild na nasa liyan mo and madami kayong boss na mapapatay. Madali na lang mag-ipon ng Papyrus dito eh. Bukod pa yan sa mga dungeon dito na kung saan makakuha ng Papyrus. And ako kung makakuha ng Papyrus dito, ibebenta ko lang din muna eh. Kasi isa rin to eh. Bababa din value nito eventually eh. Gawa nga nung guild dungeon na yon, di ba? The more na mas madami yung napapatay na boss doon, the more na bibigyan kaya ng madaming Papyrus. Okay? Eh yung mga monster, ayan o, oh, di ba? Eh, pagdating ng level 40 plus yung mga player, doon na sila mag-grind. Ayan o. Oh, grindable na yung mga Papyrus na yan eh. So, sa ngayon, mahal siya. Eh, pwede mong i-capitalize yun para ibenta ng ibenta yung mga Papyrus na benta balls mo. Kasi eventually, wala din to. Magiging normal lang din to na item. Okay? And then another option is eto. Diba? Which is actually eto yung bibilin ko. Eto, diba Brad? Ito yung bibilhin ko kasi gusto kong gumawa ng aking jewel. Ayan, no? Diba? Bagong item. Ibig sabihin, bagong combat power kagad yan. And i-enhance mo pa yan. I-re-refine ko pa yan. Diba? Daming combat power yon. And dalawa agad yung ano, mabubuo ko. So, pwede kong i-over ups yung dalawa na yon. Sino yung mas mataas yung level, yun yung susuot ko. Okay? And etong isa naman na to, maganda na rin to pang abang, pang craft ng ganto, 'di ba? Yung rune at level 45. Purple item to, so most definitely kapag sinuot mo 'yan, malaki-laking power boost ulit 'yan sa character mo. I-re-refine mo ulit, i-enhance mo, okay? Additional combat power lahat 'yon. Ayun, sinasabi nung iba, eh, ba't ka bibili ng ganyan? Eh, itong mga to, nabibili lang naman to sa guild shop. Eh, ang point nga dun, di ba? Hampas lupa nga eh. Kapag hampas lupa, ang gagawin mo, mag-ipon ka muna ng guild coins mo. Kasi yung guild coins mo, di ba? May mas importante kang paglalaanan yan, which is yung promotion mo. Di ba? Eto. Yan, kapag gagawa ka ng ganito, ayan o. Ito yung bibilin mo sa guild shop, hindi yung kung ano-ano, ito yung pag-ipunan mo kasi ito yung mahal talaga. Okay? Kasi ito, sa ngayon, na-drop siya sa mga level 40 na monster eh. Tsaka mga level 40 plus na dungeon. Ayan, no? And kung makapulot ka man ng ganito na pwede mong ibenta, ibenta mo lang, diba? Para diamonds mo na yon and mag-ipon ka na lang ng guild coins mo pambili ng ganito, diba? Eh kung gagamitin mo lahat ng ano mo, yung mga guild tokens mo, pambili ng ano, yan, yung sinasabi nyong ganyan, way skill, tsaka ano, eh di mas matatanggalan kang makabili ng ano, tatlong ganon, ilang tatlong ganto, di ba? Eh di mas mahirap yun, di ba? Kano ba to ngayon? Oh, ayan, oh. Walang hampas lumang makabili niyan, Brad. Kaya dapat tipirin mo yung guild coins mo and ilaan mo lang siya sa ganon yung seal na yon. Okay? Ngayon, dito sa shop, may mga nabibili din dito pero hindi siya worth it. Di ba? Meron dito eh. Ano na ba yung mga yun? Ito, yung mga step, wala to. 1, 2. May ganito. Wala. Pangit.
And itong step na to, hindi rin to worth it kung hindi mo siya may sagat hanggang step 4. Eh, may step 2 tsaka may step 3 eh. Eh, hampas lupa nga, walang bantap up eh. Hanggang step 1 ka lang. So, hindi siya maganda for me. Okay, ganun din dito. Wala, pangit. Abangan mo na lang yung mga summon pass. Kapag ibalik nila yung madaming times 11, yun na lang yung bilhin mo. Okay? Eto, wala din. Eto, wala. Hindi worth it yung mga ganito. Diba? Itong mga to, wala din. Itong mga to, wala. Di worth it. So, wala. Pangit. Di lahat worth it. Okay? Ngayon, asan ba ako nag-ipon ng aking 2,200 Hampas Lupa Diamonds? Ito lang yan, Brad. Diba? AFK lang ng AFK. AFK is the key. Makita yung aking history. Uy! Makita yung mga pinagbebenta ko dito. Diba? Eh, no? Manalulot lang to sa AFK eh, araw-araw. Diba? Wala akong maganda-gandang high value talaga na naupulot eh. Ayan, no? Diba? Nakita nyo ba yan? Yan yung mga binibenta ko dyan. Ito lang siguro yung pinaka-high value na napulot ko, which is, di ko sure kung saan ko nakuha, sa dungeon ata. Then yung iba dito, wala na eh. So, ano-ano ba yung mga magandang ibenta rito? Yung mga blue items, di ba? Pag may napul kang, ano, mga blue items, benta mo na kaagad. And then, buyback ka ng kulay blue kapag nagmura na sila. Okay? Ganun lang ang simple yun. Ito, yung mga ganito, Night Crow's Heavy. Sinong book na bibili ng ano yan? Mga, may matitinong utak na bibili ng mga ganito. 3,7, 4,8. Di ba? Wala. Eh, yung mga ganyan. Ibenta mo lang ng ibenta. Kasi may mga bugok dyan na mga wallet gamer. Bibili ng ganyan eh. EFG accessory. Di ba? Mas mahal nga actually accessory eh. Ayan o. So, kapag may napulot ka, benta mo. Kaya nga, accessory yung una kong kinacraft. Kasi, mas mahal sila eh. Kaysa sa mga armor eh. Eh, yung secondary gear ko, pwede ko lang tong bilhin later on. Ayan o, pamura na yan, pamura eh. Kasi wala namang bumibili ng mga ganyan eh. So, saan mo ba nakukuha tong mga ano na to? Weapon, secondary gear, armor, tsaka accessory. Makuha mo lang yan madami sa mga monster. Tingnan mo yung mapa mo. Ano, pwede mo silang machamba, no? Yun. Level 32 patas. May chance nang mag-drop ng ano, mga kulay blue na item. So, pwede mong i-grind tong mga to. And maybe, baka machambahan mo, di ba? Pero yun, paswerte yan lang yun. Diba? Kung maswerte ka, hindi good for you. Kung hindi, tulad ko, wala. Diba? So, next is ano, skill book. Wala to. Sa ano pa to eh. Battlefront pa to eh. Sa ngayon ko, kung hindi pa lang nag-grind doon, kasi makukunat pa yung mobs doon eh. Diba? Ito rin, skill enhancement. Doon din yan sa Battlefront. Itong glider. Pwede, pwede mong itry kasi nakakrap lang to mga to. So, ito yung glider na kapag ano lang, nag-great success, doon wala siya mabibenta. Pero, ganun din eh. Bibili ka rin kasi ng ganito eh. Iwan, magkano ba yan? 39. Pwede na. Pero 15, wala, pangit. Parang papaluwal ka ng diamonds yan eh. Hampas lupa nga eh. May mga weapon style pa dito. Di ba? Pwede mo palang ibenta. Pero paswerte yan ulit lang mga yan. Pero pinakamadami talaga akong nabenta is nandito sa material. Diba? Collectable. Okay. Ayan yung mga nandito, Brad. Ayan. Okay. Dito ko maghanap ng pwede mong ibenta. Bish, sa ngayon, puro rabbit meat yung pinagbebenta ko. Diba? Kasi nakafarm lang siya sa mga level 31 na mobs. Kasi itong mga to, ibenta mo lang ng ibenta to habang medyo mahal pa sila. Kasi later on, magiging ano lang din yan, ang magiging value ng mga yan is mga ganito. Mga 1 diamond lang din magiging value ng mga yan later on. Siguro yung may value ng ano, 10 diamonds and above, yun yung mga pwede mong ano, ibenta rito. Diba? Which is, ito na yung isa, rabbit. Ito yung isa sa mga pinamadali. Ito rin, no? Praying Mantis Claw. 9.5. Level 34. Pwede na. Okay. Itong mga to, level 50. Level 45. Mahirap na. So, technically, yung rabbit lang ata yung maganda kita rito, ha? Diba? Ito rin, wine bottle. Diba? Level 36. So, malayo kang pwedeng ibenta pala, no? Na,
10 yung value niya, di ba? So sa ngayon, si Rabbit yung madali kong patayin, kaya doon lang muna ako lagi. And kaya makikita nyo, puro yan yung binibenta ko eh. Siyempre, habang nag-grind ka, makapulot ka rin ng mga materials, pwede mo rin yung ibenta. At itong mga ganito, di ba yung mga normal item, pwede mo rin ibenta yung mga yan eh. Yes. Yun nga yung nagawa ko dito. Ayan o, di ba? Kung baka titignan mo lang naman lagi kung madaming nagbebenta. Kung masyadong madaming nagbebenta, wala na ang pag-asa. Ito, yung sale details dito. Ngayari, ito, 699, 515. Wala pag ganyan. Medyo malit yung chance na mabenta mo. Pero pag maganto, ayan o, 40 lang yung nagbebenta. 660. Yan, pwede mong hantingin yan. Pero, ayan o, level 34. Di ba? Ito magagandang ibenta, Brad. And then i-undercut mo na lang tomato, gawin mong 100, 500, gawin mo lang ganon. O, di ba? Pag nabenta mo, instant diamond. So, madami dito actually eh. Ayun o, tignan mo lang lagi yung masil. Matatlo lang silang nagbebenta, dalawa. Ayun yung mga magagandang i-hunt para magka-diamonds ka. Ayun o, level 30. Uy, nasa level 30 pala to. So, tignan mo yung pinaka-worth it na ibenta rito na kukunti pa lang nagbebenta. Ngayari, ano to? Paano naging 300 to? 13. Monster. Level 36, no? Di ba? Zero worth it. Di worth it AFK. Madaming worth it na pwedeng ibenta rito. Di ba? Kung nag-explore ka lang, hindi ka ba naman bugok? May iba kasi bugok agad eh. Bukod dyan, madami din dito sa armor ata, ko konti lang yung high value dito eh. May mangilan-ngilan. Yan na ba yun? Dito. Ayun, mayroon din pala, no? Yun, yung mga ganito. Ayan, no? Level 32. Di ba? Natsambahan mo yung mayan, nabenta mo. Kaya maganda talaga mag-grind sa mabilis mong patayin eh. Kasi kahit sa mga mabilis mong patayin, may mga dinadrop talaga na medyo mahal yung value. So, bakit mahal yung value nila? Kasi binibili nila yan, pinangko-codex nila. Dine-deposit nila yan. Okay. Ayan, no? Level 32 lang, oh. Pwede. Accessories, madami din dito, eh. Lalo na yung mga kulay green. Diba? Ayan, no? Ito, nakapulta ko ng mga ganito dati, eh. Ayan, no? Oh, mga level 31 lang to, eh. So, ganun lang, guys. Tignan nyo lang yung sale details. Kung madaming kalaban, mahirap yan. Okay. Kunyari, eto, common lang to na drop eh. Pero tignan nyo yung mga nagbebenta. Ayan o, 89 lang. May chance na mabenta mo. Yan, kahit 10 diamonds lang yan. Gawa nung kukunti lang nagbebenta. Pag more than 200, 500, wala nang chance yun. Okay. Ayan yung mga kanyan, 200, 300. Medyo malabo na yan eh. So, ganun lang guys. Di ba, madami kang pwedeng ibenta rito. Bibilhin mga bugok na spender. Okay, mga wallet gamer. So, bentan nyo lang sila ng bentan. Ayan o. Ni-level ng monster, meron talaga silang maganda-gandang itadrop na later on, di ba, magigising ka na lang, uy, ano to? Di ba, benta ko kaya to? Makikita mo, taas pala ng value niya. Makikita mo naman yan eh, pag click mo yan. Nakita mo yung kanyang current lowest tsaka last traded. Kung matastas yung value, ibig sabihin, bentables yun. Okay? And ayun lang guys, ganun lang kadali. Diba? Magpa-diamond sa larong to. Ayan o, papatay-patay ka lang ng rabbit. Oh, ayan, diba? Iwan mo lang siya sa mabilis niyang patayin para yung drop rate mas mabilis. Ganun yun. Huwag kang mag-grind sa hirap mong patayin. Sabihin mo nang maganda yung drop niya, hirap mo naman siyang patayin, di ba? Mas kukunti yung chance na malut mo yung mga gusto mong malut. Kunyari, level 31. May mga high value dito eh. May mga benta. Kasi ito, mabilis itong mabenta eh. Accessories dito, mabilis ding mabenta. Di ba? Basta, madami. Okay, ganun lang yun, Brad. And iiwan mo lang siya dyan, eventually may diamonds ka na. Eh, yung 2,200 na diamonds, ilan na value niyan eh. Ayan o, kunyari, nag-top up ako ng 30 USD. Makakuha ng 2,400 diamonds.
eh 30 USD lang na yan eh. Parang 1,000 plus na yan eh, di ba? 1,500 plus. So, pwede na. Okay. Ampas lupa grinding. Okay. Eh, wala ka namang effort. Iwan mo lang naman siya yan eh. Naka-power saver. Things like that. Anyways, ganun lang guys. Mag-farm ng diamond sa larong to. Napadali lang niya actually. Maski sa mga low level na monster, pwede nang magpa-diamond. And iwan mo na lang siya yan. And ba, pagbukas mo, uy, biglang may bumula ka na medyo maganda-gandang value ng item. Okay? Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.